loves, welcome back to our channel. So for today's video, ayan, meron na naman akong i-share sa inyo. Ito po ay care tips ng ating Stefania Soberosa. So ito sila ay family sila ng Stefania Erecta. Pakilala ko lang ng konti sa mga hindi pa po nakakilala ng ganitong klaseng halaman. Ayan, so super laki na po siya. Giant na po. Yung ganito na ang size ng ganito na kalaki ang kanyang codex, nag-range na po ito ng 20 to 30,000. Ayan. So, super maganda na po siya kasi ayan, malago ang kanyang dahon. Ang pagkakaiba po, natatakpan ng aking face. Masyado siyang malaki. So, ang pagkakaiba po ng Erecta sa Soberosa, ang kanyang dahon, ito po ay, ayan siya, patulis po yung dito. Wait lang. Ito dito. Dito na. Ayan, patulis po siya. Patulis yung dito niya. Samantalang, focus natin. Patulis po yung dito niya. Samantalang yung Erecta naman, pabilog po yan. Pabilog. So, yun yung pagkakaiba nila. And, pansin ko rin, ang Erecta, makinis po yung kanyang codex. Samantalang, itong Soberosa ay marami siyang kulubot-kulubot. Ayan, tulad niyan. Para siyang nagka-cracking. Pero hindi pa ako nakakita ng giant na Erecta. Meron lang ako dito, medyo maliit lang siya. Ito, ayan, wala pa siyang dahon. Ito yung Erecta, Stefania Erecta. Ayan. So, may maliit po siya na dahon. Ayan, medyo pabilog po yung kanyang dahon. Ito po siya. Ito po. Pag maliit po yung codex ng itong Soberosa, parang ganito, ganito rin. Yan. So, okay. Next na tayo. Itong ating Stefania Soberosa, galing po itong Thailand. Yan. Usually, natatagpuan po siya sa north area po ng Thailand. Yan. I-share ko lang po yung basic care tips na aking na-experience sa pag-aalaga nito. At yan, super dami na po ng kanyang dahon. Ang ganda na po. Ayan siya. Okay. So, ang soil mix niya, ano siya, more on pumis. Kasi kailangan niya ng medyo no, mabato, mabatong soil mix ang kailangan sa kanya. So, let's say na pwede po siyang 80% na pumis. Pwede, kung wala kayong pumis, pwede rin siya sa perlite. So, ang perlite kasi medyo pricey po siya. So, mas prepare po natin yung pumis kasi yun, medyo affordable siya. Lalo na pag sa ganito kalaki. So, minsan kailangan natin ng malaking pot din. Siguro, pag perlite ang nilagay natin dito, malamang mga 3 kilong perlite ang kailanganin natin. Yan. Combination po ng soil mix na pagtataniman ng ating Stefania Soberosa, 80% na pumis, 10% na vermicast, and 10% na carbonized rice hull. So, yun po yung soil mix na ginamit ko sa kanya, which is super ganda niya. And then, nilagyan ko siya, fertilizer naman po na gamit ko, yung Osmocote na nilagay ko po sa dito sa ano niya, sa side lang na area. Ayan, and then, ang ganda po ng kanyang resulta po, or sa ginamit natin na soil mix, hiyang na hiyang po siya dahil sa ganda po ng kanyang mga dahon. Ayan ang haba po, yan. Yan, gumagapang na po yan siya sa gate. Ayan siya. So, kailangan ito, pwede niyo siyang lagyan ng parang, lagyan niyo siya ng stick dito pahaba para yung kanyang mga stem, aakyat yan doon sa taas. Aakyat para magiging
design siya, pwede niyong lagyan ng circle, pa ganon, para doon gagapang yung kanyang, ito yung mga ugat-ugat niya. Yan. So, sa watering naman tayo, sa watering natin, dinidiligan ko lang po ito once a week. And then, ang pinapandilig ko dito, yung rice water or yung ano po, yung hinugas ng bigas, 'di ba pag nagsaing. Ayan, so yung hinugas, yung first na pag ang first na hinugas ng bigas, yun yung pinapandilig sa kanya. And ito kailangan talaga niya yung pot na well drain kasi hindi siya pwedeng ibabad kasi nga magkakaroon siya ng magarap po yung kanyang codex pag nakababad siya ng matagal. So, since na medyo mainit sa ngayon, once a week po yung dilig niya. Or halimbawa, kung sobrang init ang panahon, like summer talaga, so mga 2 times a week po siya. Pero kung medyo malamig naman, ano lang siya, kahit once a week okay na sa kanya. Yun. So, tapos na tayo sa soil mix, sa kanyang watering, and then ngayon, sa ano naman niya, sa kanyang sun exposure. So, ito, hindi siya talaga tolerable sa full sun. Kahit na stable siya, hindi siya advisable na i-full sun siya. Bright shaded area lang po siya. Yeah, in short, pwede mo siyang painitan, pero maximum na po yung 2 hours morning sun. Kasi based sa research ko, ano yan siya, hindi siya pwedeng sa direct sun kasi magkakaroon po siya ng sunburn. Yung mga dahon niya, madali po masunog. Ayan, mawawala po yung beauty ng kanyang mga leaves pag dinirect mo siya sa sun kasi magkakasunburn nga siya. Ayan po. So, and ito rin po ay kailangan niya ng mahangin na area. Mahangin. Kasi, mas maano po siya, mas mabilis po siyang magkaroon ng panibagong dahon pag medyo mahangin po yung lugar na paglalagyan niya. Hindi siya pwede sa sobrang dilim din na place. Dapat sa kanya, bright shaded na medyo mahangin na lugar. Ayan. Ito po, ang ganitong klaseng halaman, slow grower din ito. Ang ganito kalaki ay nasa, yung edad niya, nasa mga 12 to 15 years na po ito. Yan. And super bilis lang pong lumago yung kanyang mga dahon. Gumagapang lang po yan siya, lalo na pag maganda po yung area na kanyang pinaruroonan. Ayan, madali lang po siya mabilis lang pong humaba yung stem niya dito. Ayan, so pakita ko yung sa side niya. Ayan, kasi umulan kanina, ayan na ulanan siya. Pero hindi rin dito advisable ha na paulanan nyo siya ng matagal. So kanina, medyo ambon lang, na talsikan lang siya ng ambon, kaya okay lang yon. Minsan-minsan kailangan talaga yon. Kasi alam nyo naman yung rainwater, vitamins din po yun sa halaman. Mas maganda nga eh, pag halimbawa umulan ng malakas, pwede kayong mag-impok ng ulan, tapos yun po yung ipandilig natin sa ating mga halaman, mga cactus, mga succulents. Super ganda po ang resulta po ng ating mga halaman. Maganda po na at mabilis silang tumaba at mabilis po silang tumiba yung mga roots nila, pero hindi naman po hindi lagi na na paulanan. Kumbaga, hindi siya full sa rain area. Dapat lang siya. Kahit na once a week okay lang. So, ito, if ever sa mga baguhan, sa mga new collectors, sa mga beginners, ayan,
ito, isa din po sa aking ma-recommend na hindi siya basta-basta nang iiwan. Kasi usually, sa mga cactus na may mga codex, matitigas po yan, hindi basta-basta nagrarat. Huwag lang po nating ibabad sa tubig kasi yun lang talaga ang kalaban ng mga cactus, yung binababad sila sa tubig kasi yun po yung pinakaayaw nila. Kasi nga, yung mga ganito, may mga naka-stores yan siya na water sa kanilang body. So kahit hindi yan sila diligan ng mga ilang weeks, kaya nilang mabuhay kahit minsan nga months pa. Depende sa klase. So, yan. And then, malalaman natin, and ito pa, so sa mga beginners, medyo pricey lang po yung ganito. Pero since na nagsisimula ka pa lang, maisuggest ko sa'yo, may mga maliliit naman po na ganito, yung mga 1 inch lang or mga 2 inches, ayan, tulad nito. Ito naman, yung ganito kalaki, nag-range na po ito ng 800 to 1,200, yung ganito kalaki. And then, so, meron pala akong FB page. Yan, kung gusto niyo pong bumili ng ganito, meron po akong for sale na mga maliliit lang. Very affordable. Meron akong 350 ang isa. So, kayo na lang po ang magpalaki. So, ako, based sa aking experience sa pag-alaga ng halaman, mas gusto ko po maliit pa. Kasi, nasusubaybayan ko, nakikita ko yung progress ng kanilang paglaki. Mas nag-i-enjoy ako na makita silang maliit pa lang sa akin and after ng pag under my care, ayun, lumalaki sila. So, masarap sa feelings yung ganon. Kaysa bumili ka ng malaki na hindi ikaw na yung naghirap, kaya parang wala lang. Ganon. So, ayan. And sa ngayon, yun lang po ang aking ma-share and sana may natutunan kayo sa aking video for today. Sa hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please to subscribe. And huwag nyo na rin pong kalimutang i-push ang notification bell para po updated kayo sa aking mga next upload. So, sa ating mga viewers and sa mga ibang plantita, plantitos dyan, kung meron po kayong alaga na ganito din, pwede po kayong mag-iwan ng inyong mga comment, mga suggestion para naman po mabasa ng ating mga viewers na nag-gather ng mga information about sa mga ganitong klaseng halaman. And then, kung mayroon man po akong hindi nabanggit sa aking video, patungkol po dito sa ating Stefania Soberosa, you can leave your comment down. Appreciated po ang inyong mga opinion about sa pag-alaga dito para din ma-share natin yung ating mga knowledge and ideas sa ating ibang mga viewers and sa ating mga ibang subscribers din na mahilig mag-alaga sa ng ganitong klaseng halaman. So, abangan nyo po ang aking mga next videos. Marami pa po akong mga care tips sa iba't ibang variety ng ating mga cactus and succulents. Thank you so much for watching my video. I hope you enjoy. And sana magkita-kita pa rin tayo sa aking next na mga videos. Thank you once again and God bless. Bye!